magandang umaga po sa ating pong mga kanegosyo, no? So, nakikita niyo po ngayon ay ang bagong gawa ko po na breeding house, no? So, ang materials na ginamit ko dito is yung cucumber, yung chicken net, 1.25. Nabili ko to sa online na it's 3,000 kasama na yung shipping fee. So alam ko maraming kumakalat ngayon na sa Facebook na ads itong mga range net, no? Chicken range net, okay? So ang dimension nito, itong aking chicken range net is ano lang, no? Yung haba niya nasa ano po? Nasa 8 feet. Okay? 8 feet yung hindi yung kapal niya, yung sa likod. Yung haba naman nito is umabot ng around 20 feet, no? So dito punta diyan, 20 feet po 'yan. So ginawa ko, no, yung mga slab ng cucumber, no, kasi since na nagpaputol ako ng niyog, so yung slab, yung gilid niya, yun lang din ginawa kong pantakip, no, sa likod. So ang purpose niyan, bakit sa likod yan, is para diyan yung ano, lalagay yung mga itlogan, no, ng mga manok. So din ako gumawa ng ano, ng pintuan, yung binutasan ko na lang sa gitna, and then lalagyan na lang ng tali, no, para i-close siya. Sa magkano ay ang ating ginastos dito? So nagre-range lang po, no. So yung ating pong scene o yung atip na pinaka mahal-mahal na rin, no, nasa 3,000 yan, no. So 10 pieces yan. Yung range net is 100 meter, 7 feet yung haba, yung taas niya, and 100 meter yung tangkad, no, 7 feet yung taas niya naman is sa 100 meter daw, and yung butas niya is 1.5. nasa 3,000 po yan. So 3,000, 6,000 din yung cucumber natin, kasi nagpaano na ako, nagpaputol ng kahoy, nagpasinso. So nabayaran ko dito is nasa mga 1,600. Okay. So 3,000 plus 3,000, 6,000, mga 7,500. Yung labor, sarili ko na yung labor, no. Ako lang lang. Ako na lang nag ano, nagawa ng range net, no? So ginawa kong partition sa tatlong ano ito. Tatlong breeding ito, no, ng manok. So dito ilalagay ko yung ating shamu. Dito naman yung tapir at saka hubbard. Then dyan naman yung ating Rhode Island Red. Okay. So tara, puntahan natin yung ating manok, no? So ito na po yung ating mga naka-prepare na mga breeding na manok. Okay. So meron tayo dyan kabir, no? Kabir na BPR. So meron tayong mga shamu, ayan. Meron tayong Rhode Island Red, ayan. Rhode Island Red 'yan, maibigan. So magkano ang bili ko dito nung sila'y sisiyo? So ang kapital ko ito lahat, no, sa Rhode Island Red 12 pieces, naggastos po ako ng 3 days old pa lang, nasa mga 1,200.
itong kabir, shamo, at saka itong naked, no? BPR, at saka Hubbard. 30 pieces ito, nasa mga 2,300 yung bigay sa akin. Okay? So, meron tayong sa brooding area, no, mga kanegosyo. Meron tayo diyang pauwakan, no? Yan, pauwakan. Then, sinabay ko na lang yung ating broiler. Okay? So, sabayan nyo po ako mga kanegosyo, no, sa aking pagre-range ng chicken. Okay? So, itong mga chicks na ito is nasa mga 1 week old pa lang. Okay? So, yung kinain, pinakain ko sa kanila for 1 week is yung Thunderbird Booster. Okay? Ngayon, binigyan ko na sila ng Bimig, no? Integra 1000. Ito naman, nasa mga 1 month and 20 days na itong mga manok na ito. Nag-change na po ako ng no, mix lang muna, no? Integra 2000 tsaka Integra 2500. Bimig pa rin. Okay? So, kita yun naman ang lalaki. So, nag-umpisa pa lang po mga kanegosyo, no, sa negosyong pag-re-range ng chicken, no, yung hobby. So, medyo maingay, no? Yung maingay dito is yung ating baboy. Ito. So, ating baboy po mga kanegosyo, no? Medyo madumi, hindi narinisan. So, update to sa ating kalawang selda, no? Kasi unang selda, isa na lang natira, benta na natin. Yung kalawang selda natin, tatanungin niyo po ako kung ilang months po ito. Ano po ito? 2 months na po ngayong araw and naka-grower na po ito ng Bimig, no? Nag-change po ako ng Bimig, no? I'm not sponsored with Bimig. Pero try natin ang Bimig kasi nung una ultra pack ako. So medyo hindi ko na na-attain yung gusto kong kilo, no? Nag-change po ako ng Bimig, no? So okay man din po yung ultra pack, no? Wala po tayong problema sa ultra pack, no? Ano lang, experiment lang po tayo. Sabi ko nga, baguhan lang po ako sa pagbabubuyan. So nag-change po ako ng Bimig. Bimig Grower 1 po ito, no? So ang kinain nila is ginawa ko dito dalawang sako ng pre-starter ng ultra pack. Then nakaubos after ng dalawang sako, nag-apat na sako ako ng starter. So ang dalawang sako doon is ultra pack, and dalawang sako doon ng starter is Bimig, no? Hanggang nag-grower 1 ako, no? So ito na, naka 4 sacks na ito sila ng grower 1, no? Naka vitamins na rin ito last week, okay? So kung mga ilang kilo ito, nasa mga ano po siguro ito, mga 35 kilos. Yung pinakamaliit is na mga nandyan sa mga 25 kilos. Okay, so yung sa akin, yung last na nabenta ko 4 months dun sa kabila, no? Maabot lang siya ng 60 kilos yung pinakamalaki, no? 58 kilos to be exact. Okay? So ito, nag-change po ako ng Bimig, no? Try natin yung Bimig, no? Okay, so so yan po ang likod ng ating range, no? Range chicken breeding house, no? So dito naman yung aking brooding area. Okay? So naka ano po yan? So ito yung ating piggery. So shout out po sa ating po mga loyal na subscriber, na 12 subscriber. Okay, sana, no, you are watching this video. Sa ating po mga Lodi, no, sa mga ka-vlog, si Mrs. D at Mrs. B, Provincial Life, si Kabagis, si Uncle Neil, no, Dexter World, no, mga ano ko yan, mga idol ko yan sa pagnegosyo. Okay, so
Thank you po for watching, and please subscribe to the channel, and I hope meron kayo nakuha sa video nito. Salamat and have a nice day. Bye.